Hello everyone. For this interview, I invited Mutia Nangnavotas, 2008, and now she's a full-fledged hair and makeup artist. Please welcome Camille Ramos. Hi Camille, hi Camille. Ano ka ta? Kumusta? Long time no see. Oo nga, tagal-tagal natin din nagkikita, Camille. Oo nga eh. Anyway. Namiss ko pa ito. Oo naman. Tsaka namimiss ko yung sanyata natin, 2010. Diba? Oo nga. 2010. Well, wala na rin akong nakakausap masyado, baka busy na. Busy na lahat, kanya-kanya na. Si Rain, nasa Japan, si Hazel. Oo. Hazel ba yun? Tama, si Hazel yung winner niya, di ba? Yes, si Hazel, syempre busy na rin sa trabaho at may mga anak na rin. The family. Oo, kanya-kanya na. Pero si Paula Figuera sa Portugal na. You know, yes. Okay. Oo, nandun na. Kanya-kanya na tayo mga buhay. Anyway, Camille, nag-start ka sa ano eh, sa pageantry, di ba? Natatandaan yes. mo pa ba yung pinakauna mong sinalihan na pageant? Yung una kong sinalihan was nung high school ako, Tito. Ano yun? Siyempre, parang feeling ko doon nag-start lahat. Oh, pero ano yun yan? Nga, Ano yan? Anong yung title? first pageant was Mr. and Miss LPCA, La Purísima Concepción Ah, Academy. okay. Yung, Wagi. Malabon ako kasi nag-school. So, yun, doon nag-start yung ano, yung pag-join ko ng pageant. Siguro kasi when I was I think 14 years old, medyo na-expose ako sa fashion show. So may fashion for ako na in-invite ako ni Tito Ray Lazaro. So yun, parang feeling ko doon nag-start. And then syempre yung mga teachers, alam na ganun, na may estudyante sila na nag-fashion show, mga ganyan. So syempre, i-represent ka nila as ano, parang yun sa class nyo. So, yun. Doon po ako napasali na parang, syempre, kapag bata ka pa, medyo hindi masyadong buo yung... Ako, as in my experience, sobrang hindi talaga buo yung loob ko pagdating sa mga pageants. Pero, syempre, may kasama nga niyan. Minsan, parang, sige, ibabagsak kita, pag ganyan. Ay, naku, may pero, ganun. May ganun. May mananakot, pero alam mong joke lang. Pero syempre, di lang bata, medyo sasakay-sakay ka sa ganyan. Pero nanalo. So, yun, panalo. Pero, nakuha mo yung title. Ano po, first runner-up. Ah, okay. Time. So, nasa top 5 ka na. Nag-enjoy naman ako kasi para siyang, I can say na para siyang totoong kala mong
national pageant yung PEG kasi meron kaming activity like yung outreach. Mm-hmm. Parang pumunta kami ng orphanage. So doon, may mga activities kami doon, ganyan. Yung parang nagtutour ka na nag-outreach ka. So yun, ganun po yung ano. So na-enjoy ko talaga. Camille, sumali ka at nanalo ka ng mutya ng Navotas 2008, no? Yes. Ano yung feeling mo noon na, alam mo na, medyo malaki na yon Navotas ng Imbol, di ba? Yung unong tinawag yung pangalan mo, can you still relive that? Natatandaan mo pa ba yun? Sobrang na-surprise talaga ako noon kasi sobrang hindi ko rin naman ine-expect and talagang hindi ako nag-expect na manalo doon sa ganong pageant na yun. Pero alam ko sa sarili ko na I did my best doon sa simula pa lang po. And yung pinaka-tinay ko na advice sa akin na mga nagsusupport sa akin is to enjoy yung journey ng ano ng doon sa pageant sa Mutya ng Navotas, which is totoo naman po na talagang parang isipin mo na lang para kang naglalaro ganyan, mag-enjoy ka lang. So yun at nung tinawag ka ano, nagulat ka ba? Hindi ako maka-ano dito, parang feeling ko nag-stop yung oras. Parang ganun po. Ganun yung feeling. Kasi Camille, papunta na sa big time eh, di ba? Imagine yes, city na, yung city po na, di ba? Totoo po. Oo. Tapos parang Camille, doon ako na-expose. Sige, na-expose. Nagsimula yung exposure mo doon. Yes, di ba? Doon ako pa-big time na, di ba? Pa-big time. Opo. Ngayon, and then after, parang medyo tuloy-tuloy po siya eh, na parang VTR sa ganito, VTR sa ganyan. Opo. Kasi nga naman with that kind of face, tingnan nyo naman, di ba? Hindi ka magtataka, di ba, na you know, this girl is really beautiful. Actually, she's beautiful inside out. Napakabait po nito ni Camille. Hanggang ngayon, di pa yung nakakalimot. Camille, sumali ka din nung Sanyata 2010, no? Na, ang saya-saya. Ang saya-saya natin, no? Although may konting pasaway, pero overall, masaya tayo, di ba? Gumusta yung experience mo noon? Ano masasabi mo sa pagsali mo sa Sanyata? I had a great time during Sanyata kasi parang mas marami akong nakilala, marami akong na-explore, mas marami akong nakita na ano na hindi ko pa nakikita before. And then saka yun, yung mga lessons before, yung mga trainings na ginawa natin, mga activity never ko po yung na-experience before. Doon lang din talaga sa Sanyata. And yung bonding talaga, until now, kita mo naman dito, sobrang nakakatuwa na na-invite mo rin ako dun sa, dito sa vlog mo. Sobrang ano, na, ang saya lang dito. Siyempre, ang bonding. Nakasali ka ba sa national pageant? Ay, yes, tito. Pero hindi siya yung parang katulad ng Binibining Pilipinas, ganyan. Mm-hmm. Pero, I think, kino-consider ko din siya na national pageant. Kung yung Ali One Queen Festival before. Yes, dito. After yata ng Sanyata, doon naman ako dumiretso. Kumusta? Sa Ali One Queen Festival. Parang nauna yan siya dito. I think, nauna siguro siya. Mga 2009 siya. Ah, nauna if siya. I'm not wrong, nauna pala. Pero after ng Sanyata, hindi ka sumali ng Miss Philippines Earth, hindi ka sumali ng Binibining Pilipinas. Bakit hindi ka nagtuloy sa mga ganun? Actually, tito, mayroon akong isa pa na na sinalihan, tinry kong mag-screen, yung Turismo Pilipinas. Kaso hindi na siya tumuloy. Parang yung first year lang, dapat dun sa second batch, dun ako sasali. Kaso hindi na natuloy. So yun. And then from there, nag-stop na nga po. Na parang nag-focus din ako sa ibang work. Yan, kasi nga ano, parang at a young age, medyo hindi naman tayo galing sa ano sa nakakaahon-ahon na pamilya. So yun. So kailangan din po mag-work and at the same time nagsuschool din po ako noon. Kaya and then
parang nag-theater din po ako after nung mga pageants na sinalihan ko for about, I think, 4 years na straight theater po ako. Parang pupunta kami sa mga schools, doon kami nag-perform. Oo. Camille, bago ka sumali ng iyong first pageant sa school, hanggang sa natapos ka sa Sanyata, nakapag-model ka eh. Diba? Yes, dito. Oo. Kumusta? Okay. Ako, director ako ng fashion shows. Gusto ko lang malaman, kumusta yung naging experience mo sa pagiging modelo? Actually, Tito, yun yung pinaka-favorite ko na ano, na part ng journey ko na ano, yung pag-model nga po. Sobrang na-enjoy ko siya kasi parang syempre panibagong experience na naman. Yeah. And then panibagong yung network mo lumalaki, parang ito pala yung totoong parang mundo, yung parang may other side na parang oh wow, ang saya pala ng yung parang pag nasa fashion industry ka, iba yung feeling eh, 'di ba, Tito? Mm-hmm. So yun, parang sobrang yun yung pinaka sa tingin ko na yun yung pinaka na-enjoy ko na parampa lang sa stage, ganyan. Parang wala masyadong pressure. Sa totoo lang, di ba, Tito? Parang wala masyadong pressure. Parang for me, ang pressure mo lang is to be on time. Mm. Yan, importante yan. Di ba, Tito? pinariringgan mo ako doon. Hindi naman, Tito, pero talagang tumatak sa isip ko yun. Di ba? Pero which is totoo naman, parang kahit saan ka magpunta, yung pagiging professional mo, number one, yung pagiging on time. Correct. Diba? Oh. Then yun, yung sasabi ng director, kung ano yung gagawin mo, yun yung pinaka, ano lang, yung parang magiging challenge mo na, which is hindi naman sobrang challenging. Pero yun nga po, hindi siya sobrang nakaka-pressure, ganyan. Mm-hmm. Yung unang labas, syempre, wala namang hindi, ano din, nakakakaba. Pero, ang iisipin mo lang kung paano ka maglalakad, paano mo i-carry yung yung pinapasuot sa iyo na ano, na mas magiging maganda. Yun po. Camille, ngayon ano ka na? Certified ka na hair and makeup artist, no? Sa tingin mo ba ito talaga yung career na nararapat sa iyo? Tingin ko, yes, Tito. Kasi parang yung sa mga pinagdaanan ko sa pageant, sa modeling, sobrang thankful din ako kasi na-expose ako sa ganun na industry. Kasi kung feeling ko naman kung hindi ako na-expose sa pagpa-pageant, sa modeling, kung hindi ko rin kayo nakilala, baka hindi rin ako makeup artist and baka hindi ko rin nahanap yung calling ko as a makeup artist. Kasi, alam naman natin na parang lahat related sa makeup, lahat related sa beauty, yung naging career ko ngayon. So, ano din po, talagang malaking bagay yung pinagdaanan ko from the past, yung naging experience ko from the past, and sobrang thankful po ako and grateful na kung nasaan ako ngayon. Na kahit hindi man ako ganun kakilala na makeup artist, katulad ng mga ano natin, mga makeup artist natin ngayon na nakikilala natin lalo sa social media, 'di ba? Yung mga yung mga makeup artist ng celebrities. Kahit hindi naman po ako ganun, sobrang grateful ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Oo, kagagaling mo lang Singapore, 'di ba? Baka doon lang, Tito, kasi wala naman akong holiday. So Camille, ano naman ang reaction? Anong reaction ng pamilya mo na yan ang pinasukan mong career? Very ano naman po. I can say na very supportive naman sila sa mga pinipili kong career. Syempre at first parang medyo mahirap siya kasi syempre magpapakilala ka ng makeup artist ka. Eh lalo ngayon parang mas maraming makeup artist ngayon na kakompetensya mo. Pero I think hindi naman siya talaga naging parang
ang challenge mo lang is ano eh, parang kailangan maging best ka doon sa ginagawa mo. Na parang ang kakompetensya mo dito is yourself. Mm-mm. Pero graduate ka eh, di ba? Graduate ka ng 4-year course, no? Ay, hindi po, hindi po. Ay, okay. Lang. 2-year yes, course. Yes, 2-year course. Pati yung mga kapatid mo, di ba, graduate din. Ano yung may mga kanya-kanya? Ako dito, hindi. Ah, talaga? Parang ako lang, opo, ako lang yung nakagraduate ng 2-year course. Ilan ba course. Kayo? Ilan ba kayo? Tatlo po, tatlo. Okay. Tapos three po girls. Yung youngest and only girl. Only girl? So, 2 boys yes, yung kapatid mo? Yes po. Lahat kami freelance. Okay. Ganoon naman ang buhay ngayon, freelancing. Di ba? Opo. Matanong ko lang, Camille, na mention mo kanina na yung iba, very active, kilala sa social media, di ba? Sino ba inaidolo mong makeup artist? Hair and makeup artist? Lagi kong tinitingnan yung mga works nila. Si Mark Hua, tsaka si Andrea Bueno. Si Mark Hua yung, lagi ko siya nakikita na ano eh, na mini-makeupan niya si Mariel Rodriguez. And for me, sobrang ano, sobrang galing kasi so, parang tawag dito, parang kahit anong style ng makeup, parang laging ang sarap sa mata, sa mata ko, sa paningin ko. Kaya yon, parang from there, medyo syempre nakakuha tayo ng mga ideas kung ano correct. Yung pen and yung products na ginagamit. So yun po. Ano ang tawag dito, Camille, no? Siyempre, ang dami mo ng kliyente. Marami ka nang nami-meet, yes, di ba? Ang dami ka ng kliyente. Paano mo hinahandle yung kliyente na, Camille, ito yung gusto kong hair and makeup. Pero hindi naman bagay sa kanya. So, anong sasabihin mo? How do you compromise? Madalas dito, ang ginagawa ko, nagsasuggest po ako ng, ano, ng mas bagay. Na feeling ko it parang kailangan ko maging honest sa kanila eh. Kasi syempre sa mahabang oras, yun yung nakasuot na makeup sa kanila, di ba? Correct. Ito yung parang magsasuggest ako ng mas bagay sa kanila, and then minsan kapag yun talaga yung gusto nila, medyo nagiging ano na tayo, parang ma'am, kasi ganito, I think mas okay po sa inyo yung ganito na isasuggest ko. Kasi minsan sa picture tsaka sa personal, syempre meron tayong mga magkakaiba. For example, sa kilay, yung gusto niya ipagawa is parang makapal. Pero yung kilay niya manipis. So syempre, doon pa lang, may difference na. Di ba, Tito? Oo. So yun, sa face-shape, ganyan. Kasi kaya ganito, sa face shape. Pero I always make sure na comfortable pa rin sila dun sa makeup na gagawin namin. Na kumbaga parang ano yan eh, parang collaboration ng idea niya tsaka ideas ko. O ganoon naman talaga yes. Dapat. Hindi ba pwede kasi kasi baka mami, hindi ba hindi naman talaga bagay. Huwag ipilit, di ba? Diba? Yung babagay lang. At there's a way of saying things. There's a way of saying things na hindi ka naman makaka-offend ng tao. Makaka-offend. Totoo dito. Sige, tuloy lang. Sige, go. Sobrang happy din ako dito kasi ang dami ko na din na naging clients na naging friends and sometimes mga parang family na rin yung touring nila sa akin. Yun yung nakaka-ano, yung parang yun yung motivation ko din na para pagbutihan pa yung career ko as a makeup artist. Camille, nakilala kita since 2010. And that's 13 yeah. years ago. Nakita ko yung development. Nakita ko yung development mo bilang professional hair and makeup artist, no? Paano mo nakikita yung sarili mo sa 2033? 10 taon mula ngayon. Anong tingin mo sa sarili mo? Nasaan ka na? Siguro nakikita ko yung sarili ko 10 years from now. Nagma-manage na talaga ako ng sarili kong studio. Kasi yun talaga yung pinaka, yung ultimate dream ko na as a makeup artist na meron akong sariling studio at the same time merong photo studio.
in one room, parang ganon. Mm-hmm. And then ano, yung isa pa is nagka-train ako ng mga people na passionate sa pagme-makeup and also syempre sa pag-hair, kasama na yan syempre. And syempre gusto ko din yung ano, hindi lang ako yung marunong. Gusto ko ipasa din yung natutunan ko. Kasi gano'n naman talaga eh. Mm. Tatanda ako, may papalit at may papalit dyan for sure. Malalaos at malalaos yung style na ginagawa ko. Pero ano pa rin, tawag dito, mas maganda yung napapasa mo yung hindi lang yung makeup style, kundi how to do the business and kung paano makipagkapwa-tao sa mga clients, kung paano mag-handle ng ano, ng maayos in order for us to ano, 'di ba? Parang magtagal yung kumbaga yung relationship din kasi. Yun yung isa sa pinaka-importante na magkaroon tayo sa clients natin. Kasi hindi naman madalas hindi naman yan basta client mo siya today and then wala na agad. Pero kasi sa experience ko, most of the time, kapag nagustuhan ka ng client, babalik at babalik sa'yo yan. Minsan nga, hindi pa masyadong gusto yung style ng pagme-makeup mo, pero bumabalik sila because ano, dahil nagustuhan nila yung character mo, yung parang kung paano mo sila i-treat as a client. Tama. Tama, correct. Same doon sa trabaho ko, ganun din. Diba? Ganun diba? Din. Oo. Tapos kami, sa ano ha, wag kang magpaka ano ha, yung totoo, ikaw talaga, aminin mo lang ko ano, with 10 being the highest, paano mo nire-rate ang sarili mo ngayon bilang makeup artist? Pwede ba dalawa, Tito? Sige, go. Tingin ko parang ano, 7.5 to or 8, ganyan. Bakit? Kasi ano eh, siguro yung sa experience, kung may tatanong mo dito, hindi mo natatanong pala. Siguro nasa 10 years na rin ako sa pagme-makeup. Hindi ko rin napansin na gano'n na siya kahaba. Yung experience, hindi yan ano eh, nabibili. Talagang dadaanan ko pa. So siguro may parang feeling ko ano, maraming the best, meron ding mga worst na experiences, pero ang daming lessons dun sa journey ko ng pagme-makeup. And kaya 7.5 to 8 yung rating ko for myself kasi wala namang unang-una, alam natin sa sarili natin na alam nating lahat na wala namang perfect. And lastly, yung kumaga ang dami-dami ko pang pwedeng matutunan. Ang dami ko pang kailangan na matutunan. And kasi ano Tito eh, yung pagme-makeup, non-stop learning din siya eh. Parang talagang ano, parang everyday ang daming trend. Diba? Oh, parang never ending. Sa panahon pa naman ngayon, ang dami pa diba? Lumalabas na bago. Magugulat ka, diba? Ay, pwede pa pala to. Oh. Diba? Anyway, sobrang Camille, ano, may mga nanonood sa ating bata. Diba? So, syempre, nandyan, makeup artist ka, dating beauty queen. Anong masasabi mo sa kanila? Para, baka gusto kasi nila maging katulad mo rin pagdating na. Oh. Ang sa akin, una, bago mo pasukin yung ganito na industry. Siyempre, kailangan pag-isipan mo din mabuti kung ano yung gusto mo. Unang-una, kailangan mag-focus kay. Kasi hindi pwedeng, yun yung natutunan ko din talaga dito, na yung advice din sa akin na kailangan mag-focus ka muna sa isa in order for you na malaman mo talaga kung ano yung gusto mo. Kasi pag marami kang ginagawa, maguguluhan ka na parang, siyempre, hindi naman tayo pabata eh. Kumbaga, ano eh, parang kailangan, at parang, ano ba to, parang minsan kailangan nating magkaroon ng due date sa sarili natin. Parang, at this age, kailangan ganito na ako. Kailangan ganyan. Diba? Parang, mas maganda yung may plano. So, yun. No? Ayusin at planuhin ang buhay. Yes, Tito. Pero minsan, syempre, maraming mga hindi mo makokontrol na dadating. Correct. Diba? Oo. So, parang kailangan planuhin mabuti. And yung sa pagme-makeup, hindi siya madali. Pero, syempre, kailangan maging practical.
Syempre hindi na hindi pwedeng hindi mawala yung ano diyan, yung sa finances. Syempre. Alam naman natin na kahit ganong kaliit yung makeup, minsan ang mahal naman talaga. Oh, correct. Talagang investment siya. Hindi naman siya basta-basta din. Though meron naman din na hindi ganun kamahal ng mga products. Pero ano, maganda pa rin naman yung quality. Pero yun nga po, ano, kailangan niya maging practical. Or else, may mga mabibili ka na nasilaw ka lang, pero hindi mo magagamit. Sayang pera, di ba? Well, so, anyway, yun. Camille, salamat sa interview na ito. Kailangan lang natin masettle yung schedule natin. Alam niyo, isa po talaga ito sa mga original na nasa listahan ko. Sinabi ko po yung sa mentor niya, si John T. Martinez, na talagang imbitahan ko si Camille for an interview. Kasi iba naman yung ano mo, yung tinatahak mong career sa fashion, di ba? Hair and makeup. At isa pa lang so far na interview ko sa hair and makeup, si Jim Ross lang. So ikaw yung pangalawang hair and makeup. Yes, so. Oh. Kaya nagpapasalamat ako, nagkaroon tayo na oras together. Anyway, Camille, maraming salamat and for the time and for sharing yourself to everyone. So that's thank you, Dino. That's may, hindi pa oh, na yes, ako yes. Nasabi. Ano? Meron sige. Pa akong tip, hindi ko nasabi. kasi syempre, di ba, sa pagiging makeup artist, hindi siya madali. Mm-hmm. Kumbaga, pag pinasok mo na siya, in the middle of it, nung journey mo, syempre, ano yan eh, minsan, ma-feel mo na parang gumigive up ka, kasi bakit parang ganun, walang progress. Kapag, for me ha, dito, parang when you feel like giving up, always ask God for the strength para malampasan mo yung struggles mo dun sa career na pinapasok mo. And of course, lagi mong iisipin kung saan, paano, at bakit ka nag-start. Oh, at bakit mong ginawa na. Yung words dito. Of wisdom from Camille Ram. Yes, dito. Camille, salamat. Alam ko may mga kanya-kanya tayong schedules, but you know, thank you very much. Yes, Tito, you're welcome. Okay. Sobrang saya, Tito. You're very much welcome, Tito. Bye, thank you, Tito. Camille. Bye, Tito.